Na-overtake na ang Commonwealth Avenue bilang pinakadelikadong kalsada sa Metro Manila. Ang C5 at EDSA na ngayon ang nangunguna sa listahan ng deadliest roads batay sa datos ng MMDA. Karamihan sa mga aksidente dahil daw sa kapabayaan ng driver. Live mula sa Quezon City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, pinag-iingat ng otoridad ang mga motoristang dumadaan sa EDSA at C5 lalo na kapag gabi at madaling araw. Dito kasi naitala ng MMDA ang pinakamaraming fatal accidents noong 2018. Sa dami noon ng nadidisgrasya at namamatay sa Commonwealth Avenue, binansagan itong killer highway at nagpatupad pa ng speed limit na 60 kilometers per hour sa kahabaan ng kalsada. Simula nitong nakaraang taon, panglima na lang ang Commonwealth Avenue sa listahan ng mga pinakadelikadong kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ang deadliest roads na ngayon, ang C5 at EDSA. Speeding ang isa raw sa karaniwang dahilan ng mga aksidente. Mga anong oras po karaniwang nangyayari ng mga aksidente natin? Well, usually gabi, no? Yung lesser traffic. Basically, nangyayari yan sa gabi to morning na wala tayong masyadong mga sasakyan. Sa tala ng MMDA, 27 ang fatal accident sa C5 noong nakaraang taon. 21 sa EDSA, 17 sa Ross Boulevard, 11 sa MacArthur Highway, samantalang 10 ang naitalang fatal accident sa Commonwealth. Pangunahing dahilan. We can attribute this to sa narrowing roads ng Commonwealth na before 10 lanes yan, eh ngayon halos down to 5 or 6 dahil nga sa construction ng MRT. Ayon sa MMDA, self-induced ang mga aksidenteng naitala nila noong 2018 dito sa C5 at maging sa EDSA. Kung hindi raw nakainom ang mga nasangkot sa aksidente ay yung mga nawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Para makaiwas sa aksidente, ipinatutupad ng MMDA ang 60 km/h driving policy. Nag-order na rin ang ahensya ng speed guns para madetect ang bilis ng mga sasakyan sa C5 at EDSA. Pero aminado silang hindi pa sila makapagbabantay 24 oras sa ngayon. Yung darating ng mga speed guns, hindi namin alam kung meron na silang night capability. Kung meron, then well and good. Pero then again, makikita nyo naman yung enforcement namin, ang duty lang namin is from up to 10 o'clock. Sabi naman ng mga motoristang madalas dumaan sa deadliest roads. Ingat-ingat na lang, wala tayong magagawa kung kasi ang big aksidente, hindi natin masabi kung kailan at kung saan mangyayari yan. Sa driver na yun. Kaya marunong kang magdisiplina. Nasa driver na nga yun. Pagka hindi ka talaga mag-iingat, talaga ma-aksidente ka. Hindi naman ako natatakot kasi alalay lang naman takbo namin. Jessica, inaasahan naman ng MMDA na isa-self-regulate ng mga motorista ang pagpatakbo nila ng kanilang mga sasakyan para nga makaiwas sila sa aksidente. Jessica? Athena, ang saklap lang aminin, ang pangontra sa aksidente ay traffic. Pag mas maraming traffic, mas ligtas yung ating mga kalsada. Kasi sabi ng MMDA, karamihan ng mga aksidente sa gabi, kung kailan wala gaanong traffic, nangyayari yung mga aksidente. Tama, Jessica. At tinanong nga natin yan, kung makakapagbantay nga ba sila 24 hours para nga mabawasan itong mga aksidente. Ang sabi nila ay nag-order na raw sila ng speed guns. Pero hindi nila maa-assure na 24 oras magbabantay yung mga enforcers nila dahil hanggang 10 o'clock lang daw naka-duty ang kanilang mga personnel. Jessica? Pero talagang drivers ang to blame, ang dapat sisihin sa mga aksidenteng ito. Kasi sinasabi rin nila yung structure, kung yung mga kalsada natin hindi safe yung pagkakagawa, may mga accident prone. Lalo na sa EDSA, ang dami niyan, yung biglang maluwag tapos biglang iikli, biglang magiging narrow. Yung mga ganun talagang structure yon, hindi siguro kasalanan din ng driver yon kung minsan, Athena. Tama ka dyan, Jessica, pero kinlarify natin yan kanina sa MMDA. Ang sabi nila, karamihan daw nung kanilang mga naitalang aksidente ay nakainom yung driver, kaya naman nagkaroon ng aksidente. Nako. Very basic talaga, discipline. Maraming salamat sa'yo, Athena Imperial.